Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito na Kanyang ibinigay sa atin. At sa misang ito ating idalangin at ipagdasal ang ating mga kapatid na may mga sakit, lalong-lalo na po ang nasa ospital at ang ating mga cancer patients na sa awa at habag ng Panginoon at sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, sila po ay Kanyang pagalingin. At ngayon, mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapagpamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na papaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaungaw o pompiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako sa lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamagay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngunit ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ang nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos.
mapahalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkalob mo na aming makamit, o puon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasa salig. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo inyo ang Panginoon at sumainyo inyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang kaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay nagpapatunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapag meron tayong hinihiling sa Panginoon, gusto natin ito ibigay kaagad-agad. Pag nakikinig din tayo sa kanyang mensahe, lalong-lalo na sa ating mabuting balita, ay paminsan ay tayo ay pinipili natin ang gusto nating marinig sa kanyang mga sinasabi at turo. Especially kapag ito ay hindi tayo sang-ayon sa ating mga prinsipyo sa buhay na tayo rin ang gumagawa. Ito po ang ating mga saloobin sa harapan ng Diyos. Ngunit ang Diyos ngayon nagsasabi sa atin na hindi kaagad-agad ibinibigay ang hinihiling natin dahil may mga rason ang Panginoon. At siya ang nagtatantya kung kailan at anong oras, anong araw
itong ibibigay sa atin na ating mga kahilingan. At ating dapat gawin, mga kapatid, ay tayo po ay magsang-ayon sa kalooban ng Diyos. God has His own time frame in giving us graces that we need every day. Hindi sa ating oras na gusto, bagkos ang kanyang kalooban ang masusunod. Kaya nga mga kapatid, ang ninanais ng Panginoon sa atin ngayon, sa ating pagbasa, ay ang ating total commitment sa Kanya. Na bagamat hindi natin minsan naintindihan ang Diyos, patuloy tayo sa ating buhay ng ating commitment sa Kanya, ng ating pananampalataya sa Kanya, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Until such time na Siya mismo ang magbibigay sa atin ng ating ninanais in His time. Kaya nga po, ang oras ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng biyaya ay angkop-angkop sa atin pangangailangan sa tamang oras. God's time is a perfect time. Isa lang ang Kanyang ninanais sa ating lahat. Our total commitment to Him. Ito, mga kapatid, ay mahalaga sa Diyos na hindi tayo parang nagiging mahina at trasabante ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung gusto lang natin marinig ang gusto nating marinig sa Kanya, yun lang. Kapag may ayaw tayong minsan marinig sa Kanya ng mga Kanyang mga turo, ay tayo'y nagtatampo. Mga kapatid, hinahamon tayo ng Panginoon ngayong araw na ito na tayo ay ang ating sarili ay italaga natin sa Kanya. Our total commitment is very important to Him. Rain or shine, anumang bagyo sa ating buhay, tuloy ito mga kapatid, dahil Siya ang ating tanging inaasahan sa buhay na ito. Jesus challenges us to be wise followers, completely believing to Him and totally committing over our whole self. Ang ating sarili, ang ating pagsasabing, Oo Panginoon, bagamat hindi ko kayo naintindihan, tuloy-tuloy po ako mananampalataya sa iyo, aasa sa iyo, dahil ito ang aking commitment sa iyo. Ito mga kapatid, ang ating pagnilayan sa misang ito, anumang estado ng buhay meron tayo, pagnilayan natin ang ating personal na commitment sa Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakahulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang hain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbibigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Ang kadakilaang ay iyon na ay likas. Sa pagpupuri namin ay kayo, kami ay nakikinabang at sa kami rin iyong pinaparamdaman sa pamagitan ng iyong anak na naming minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ang bukal tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawin banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bagyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati niyon inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pakalalad, pakamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert ang aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan yung anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoong nating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kay Medya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalay at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon mga kapatid, babigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagalo mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa sangsalita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na paring ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ay umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pindakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipuman na po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang Dambana ang gaganaping pagdiriwang ng Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon po mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos na nating pasasalamatan. Ang inyong tulong ay, at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikaapat, simula po noong September 14 hanggang 22 ay isasagawa ang nobena at misa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kapag Linggo. Mangyari magabayan kayo ng mga hanay na gawain na makikita sa ating screen at sa ating Facebook page sa mga tarpulin sa paligid ng pambansang Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa labat-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong mga awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod nga ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon ng una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na pagdiriwang, humayot kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Available po mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio.